yan, mag-iikot po tayo sa mga ano niya, sa mga stags. Ayan, bali andito po tayo ngayon sa mga national ni Sir Boy. Ayan, ito po lahat. Ayan, magmula po dyan. Mula po dito. Ayan, hanggang dun. Yung mga national po niya. Ayan, bali, papakita po natin yung mga pailan-ilan sa mga national banded niya. Ayan, samahan niyo po. Ayan, bali andito po tayo sa ano, sa kalagitnaan ng mga national ni Sir Boy. Mga 5 months to 6 months siguro yung mga naka-corp dito, pero yung mga katawan, grabe. Alam mo yan, hindi po tayo pwede maghahawak kasi alam mo naman si Whitey masyadong sensitibo. Eh baka ma-terminate. Baka ma-strike po tayo. Kaya ito, tingin sa malayo na lang po tayo. Don't tingin, baka. Ayan, pero napakaganda po. Hinawakan po yung mga stags ni Sir Boy. Ang maganda. Parang 5 months pa lang, pero buong-buo na yung katawan. Tapos pag kumigla sila, talagang mararamdaman mo yung lakas nila. Napakaganda, napakaganda, napaka-healthy ng pagpapalaki ni Sir Boy sa mga ano niya, sa mga alaga niya rito. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit maganda ang ano outcome ng mga sinasalihan niyang event. Kaya narinig niyo na rin po siguro na kahapon lang eh may pinadala siya, tapos almost weekly nagpapadala po siya sa mga kakilala niya. At kaliwat kanan po yung mga sinasalihan niya mga event, eh hindi naman talaga kagulat-gulat kung bakit ganun yung mga score niya. Ang gaganda po yung mga buto, yung mga bones ng mga ano niya, ng mga alaga niya. Ang gaganda. Yung bone structure nila, talagang ma-appreciate mo. Hindi sila yung mga tipong manok na maninipis yung buto. Sila yung tipo ng manok na pag hinawakan mo, alam mo, puno mo ng power. Kaya pag nakita ko to, ito, pag nakikita ko, pag sinesend sa akin ni Sir Boy yung mga ano niya, yung mga laban niya, ay napakagaling, napakagaling naman po talaga. Ayan, bali, sa mga gustong sumubok at kumuha ng mga material dito sa Boy J Lunao Game Farm, ayan, ipa-flash ko po yung number. Kontakin nyo lang po ako dyan, tapos i-ano ko naman po yung kay Sir Boy. Kung gusto nyo po siyang makausap ng personal, wala pong problema. Kung gusto nyo po siyang makatransaksyon ng personal, open po tayo dyan. At kung gusto niya naman po sa akin mag-inquire, wala rin pong problema, dahil iaano ko naman po yan kay Sir Boy. Bali, sasabihin ko naman po yan kay Sir Boy. At lahat po na magiging desisyon ni Sir Boy, yun lang po yung sa atin. Yun, bali, siya pa rin po yung masusunod dito. Ayan, binigyan niya lang po tayo ng pribilehyo na magsumagot ng kanyang mga inquiries. Ayan. Kaya, sa mga gusto pong sumubok, kontakin nyo lang po ako. O di kaya, kumontak po kayo direct kay Sir Boy. Ayan, para po masubukan nyo ang Boy J Lunao Game Farm. Kaya pupuntahan po natin yung sinasabi sa akin ni Sir Boy na over ano yung mga stock ng mga pullets niya, ng mga pang-material niya. Kaya baka may kursunada po kayo doon. Puntahan po natin. Ayan, hindi na po tayo nakatiis. Umawak na po tayo. Alam nyo naman, lemon lover din po tayo. Kaya ito po ay 5 months old na pure na dukhal si Lemon. Pero ang kakaiba dito, kahit straight sila na dukhal si Lemon, contestant ni Sir sa mga event. Ayan, tingnan nyo kung gano'n sila kagwapo. Ito po yung mga dukhal si Lemons niya. Ayan, kahit pure po sila, talagang may tiwala si Sir na talagang magpe-perform talaga. Bali, magpapasama po tayo sa kay Kano. Ayan, yung farm manager po ni Sir Boy. Para po tignan at mag-guide po tayo kung ano po yung mga pullet na nandito sa ano nila. Sa range. Sa range at sa pens po nila. Tara.
Bali dito, Gilmour hatch at Leaper hatch ang mga nakalagay dito. Mga ano po yan, mga pure, maano na lang po yan, pag-chinek po ni Kano yung marking, alam niya po kung ano yung mga bloodline. Pero ito po yung pen nung ano, nung Gilmour at Leaper hatch ni nila dito. Dito naman ay yung mga yellow-legged hatch. Ayan, tingnan niyo po, uniforme po yung mga kulay. Ay, napakagandang mga inahin. Ayan, ito po yung mga pen ng mga pullets, ng mga lemons. Ayan, ang dami. Personal selected na po ni Sir Boy. Pasado sa standard niya. Ayan, wala na pong reject dyan at kasi nasala na po nila yan, ang team nila, Sir Boy. Napili na po ito, lalo na ni Kano. Alam nyo naman, pagkakatiwalaan talaga itong farm manager, Sir Boy. Ayan, at ito po ang mga Lemon 84. Ito yung pen ng mga Lemon 84 niya. Ayan. Napaka-healthy, napakaganda ng tubo. Na, mga ilang buwan na ito? 7 months na. Tingnan nyo, 7 months pa lang. Pero talagang matured na yung mga itsura nila. Talagang gaganda. Nag-iitlog na sila. Ito naman po, yung sunod na pen ay yung mga High Action McLean. At dito po yung mga sweater ni Sir Boy. Meron po tayo ditong Golden Boy. Meron po tayo ditong 5K sweater. At yung 226. At yung 226 po niya. Ayan, mga sweater po yan ng mga inahin. Yung mga sweater lover po dyan. Ayan. Binuksan po tayo ni ano. Nagbukas po si Sir Boy ng ano. Ng oportunidad para po masubukan natin yung mga bloodline ako. Ito yung mga Cardinal Club Kelso ni Sir Boy. Ayan. Tingnan nyo, napaka-uniforme na nila. Iisa ng mukha. Ayan. Ayan, sa ano po, sa mga gusto pong sumubok ng mga pulit, magdesisyon na po kayo na mabilisan dahil araw-araw po hindi bababa sa 10 ang nilalabas na parcel ni Sir Boy dito. Gagamit na lang po tayo ng parcel na term. Alam nyo naman po si Whitey, medyo stricto po sa mga ganyan. Mga bawal. Ayan. Nakakapagod po pero sulit ang mamasyal dito sa manuka ni Sir Boy. Ayan, ito po yung lalagyan niya ng mga brood cocks niya. Ayan, may mga imported na po dyan. Ayan, ito po yung ano niya, yung mga pinapahingang brood cock para sa susunod na ano na breeding. Fresh na po sila at nakapagpahinga. Ayan, ang maganda po rito, may overlooking po tayo doon. Ayan, balisik. Kung di po ako nagkakamali, Pulupandan na po yan. Bago City, Pulupandan yan. Kasama niya, mga Bacolod. Yan, sa overlook. Yan, bali, sa susunod po na, ano, sa susunod po na balik natin dito, lalo na yung sa mga breeding season ay may mga pasisig na si Sir. Pasyalan po natin yung ano niya, yung ranging area niya. Ayan, sa ngayon po kasi, wala pong pasisig si Sir Boy dito. Dahil sabi nga niya, ibababa pa mamaya yung mga pina-incubate niya dun sa syudad sa Bacolod. Ayan, ito po yung mga broodcocks niya. Ayan.
Tingnan nyo po, mga, iba po dyan, mga naglulugo na. Ayan. Ito pong hawak ko. Eh 3 times winner lang naman po. Na Leaper Hatch. Grabe. Kagwapong broodcock. Ah, ito po yung ano. Ito po yung tatay ng mga Leaper Hatch na nandoon sa ano, sa pen ng mga pullet ni Sir Boy. 3 times winner po. Grabe yung katawan nito. Hindi ko na masarado yung kamay ko. Ayan. Napakagwapong manok, walang damage pero 3 times na daw. 3 times winner na pero wala man lang siyang kabalda-balda. Ibig sabihin malupit talaga ang cutting nito. Maraming salamat po at hinayaan niyo po kaming papasyalan itong manukan mo at maipakita po natin sa mga umiidolo po sa inyo. Bali marami. Oh, marami pa po tayong ipapakita. Isa-isahin po natin yung mga bloodline dito ni Sir Boy. Yeah, pero sa ngayon po hanggang dito na po muna tayo. At uuwi pa po kami at baka abutan na kami ng malakas na ulan. Baka gusto niyo dito kayo mag-lunch. Ah, sige sige po, sir. Ayan. Kita-kita po tayo sa susunod na episode. Enjoy lang po tayo sa pagmamanok at ingat po kayo lagi. Bye-bye!